Yes, gagawa na naman tayo ng panibagong design ng herbal. Yung ganito siya, guys. Ito, pwede, kahit anong decoration, pwede siyang black yan sa center. Ito, pwede siyang pang occasion. Diba? Ang cute niya. Pwede ito yung normal na ano lang yung nilagay natin. Pero, ito siya. Ayan. Ayan, gagawa ng iba't ibang kulay. Yes. Ito. May printed tayo at saka plain ng kulay. Kailangan lang natin is yung prayer plates. Yung ribbon, may apat na piraso tayo. May apat na piraso tayo dito. Tapos yung pang cover natin sa center. Tsaka yung needle and thread. Ayan guys, magsimula na tayo. Pasensya na din sa aking background guys, kasi maingay yung aking bunsok. Huwag natin siya i-ano, isi-sealed lang muna natin siya bawat ano niya dulo para hindi siya mag-frill. Para malinis yung ating gawa. Madali lang siyang gawin guys. Ang size ng ribbon is 2.5 by 12 cm. 2.5 by 12, apat na piraso. Ayan, kasi dalawang ano siya. Ayan. Ano na natin siya? Parang ganun. Parang mock triangle siya. Dapat pantay siya. Ayan. Parang ganito na siya. Tapos sa likod, ikanito siya sa likod. I-ano lang natin ng konti. Diba? Para ma-ano natin kung saan yung sentro. Tapos i-fold lang natin siya sa dulo. Ayan. Dapat meron tayong ganito. Ayan. Sa likod. Tapos i-fold na lang din natin pag ganyan. Ayan. Ganyan siya. Tayo ng clip. Tapos isa naman. Fold it again. Dapat pantay siya guys para hindi siya ano. Ayan siya. Pag dinahit mo siya guys, dapat ano siya diba? Yung space niya dito dapat kaparehong side niya. Ayan, ganito. Stitch niya siya. Magsisimula tayo sa dito. Dito tayo magsisimula. Tapos sa kabila naman, magsimula tayo dito. Hindi siya dito. Dito tayo magsimula kasi dapat magkaanlos lang dalawa. Ganyan. Palit lang natin. May ano na tayo, buna na form. Ito na yung sa likod ko kasi may ano, kasi yung anak ko nandito kasi siya. Ayan. Ayan natin siya. I-close lang natin siya. Tapos mamaya i-dedicate natin siya dalawa. Gagawin natin din yung isa. Ayan. Dikit lang natin yung dalawa. Ayan. Nadikit natin siya. Kasi close lang natin yung ano. Ayan. Diba? Madali lang siyang gawin. Diba may form na tayong cute na buo. Tapos lalagyan na natin siya ng clip sa likod. Ayan. Pwede din siya lagyan ng ano. Depende kung ano yung gusto nyo gamitin, yung tali sa buho or clip. Mas prefer ko yung clip kasi mas maganda siya sa bata. Ayan. Diba? Tapos close na natin siya. Tapos ito ilagay lang natin para i-close yung
cover niya. Ayan lang. Sana kasi yung lugan ko na sa kabila kasi siya, left-handed ako. Kasi yung extension ko nasa kanan, kaliwa. Nalilito talaga ako sa kaliwa at kanan. Cut lang natin yung excess. Ayan. Tapos close natin ng lugan. Lugan ng glue. Ayan. Tapos na ang ating cute na buo. So, madali lang siyang gawin. Pwede nyo siyang lagyan ng decoration sa gitna. Pwede nyo siya lagyan ng ano, ng kahit anong streakings. Meron tayong pearl dito na streak. Saka lang tayo ng isang pearl. Huwag na natin damihan kasi para hindi siya clumsy tingnan. Or ito, pwede din siya. Parang katulad nito. Tapos ito yung kapares niya. So, pearl yung ilalagay natin. Para mas maganda tingnan. Okay lang naman kahit walang pearl. Pero sa akin, mas maganda kasi pag may pearl siya. Ayan, tapos na ang ating pearl. Diba? Ang dali lang. Ayan, meron na tayong set na hair bow. Ayan, ayan. Pwede kayo magkagawa ng iba't ibang kulay kung anong gusto yung kulay. Ayan. Diba? Sobrang ganda. So cute niya. Lalo na sa mga enfant, pwedeng-pwede siya. Ayan. Wala natin siyang damihan ng ano. Para maganda talaga siya. Yan naman yung video natin for today, guys. So, thank you for watching. And see you again to my next vlog.